Hello mga Kinspark! Kamusta kayo? Welcome back to my channel at sa vlog natin ngayon mga Kinspark, pag-uusapan po natin ng mga bagay na hindi dapat sinasabi sa lalaki. At kung handa na po kayong lahat mga Kinspark, mag-start na po tayo at muli, be inspired! At pangunang bagay na hindi dapat sinasabi sa isang lalaki is na ang gwapo ng kaibigan niya o ng kaibigan mo. O pumakispar dyan ang isang bagay na wag niyong gagawin o sasabihin sa isang lalaki o sa partner mo. So pagkat kinspark, kahit na hindi niya ipakita sa iyo na nasasaktan o nagseselos siya o nai-insecure siya, so pagkat lalaki yan at iba ang lalaki sa babae, kinspark, talaga namang makakasakit ka at talaga namang magseselos yan. Medyo makakamdaman ng tampo sa iyo. Kasi isipin niya bakit kailangan mo pang sabihin sa kanya na yung kaibigan niya ay napakagwapo o yung kaibigan mo ay napakagwapo. Kinspark, ang mga kalakihan ay mga territorial yan mga kinspark. Ang gusto nila, yung babaeng mahal nila ay sa kanilang nagagwapuhan. Yung babaeng mahal nila ay sa kanila lang humahanga at hindi sa iba. O kinspark, selfish, makasarili. So pagkat pagmamahal, pag-ibig ang namumutawi sa puso ng isang lalaki sa iyo. Kaya ayaw niya talaga na magagwapuhan ka sa iba. Kung gustuhin niya na kahit anong mangyari, ay siya lang ang gwapo para sa'yo. Kinspark, isa yung sa mga bagay na huwag mong sabihin sa isang lalaki o iparinig man lang sa kanya. Sapagat niti ako sa inyong lahat, ang mga kalakihan ay talaga namang mapagmahal din. Kahit na yung iba ay matigas ang ulo, matigas ang dibdib. Pero gusto nila, sila lang ang napapansin at hinahangaan ng babaeng mahal nila. Kaya Kinspark, yan ang unang bagay na hindi mo dapat sabihin sa isang lalaki o sa mahal mo upang hindi siya masaktan at talaga namang hindi siya magtampo at hindi kayo magtalo kay Inspired. At ang pangalawang bagay mga Inspired na hindi dapat sinasabi sa isang lalaki is na mas magaling pa ang iba kaysa sa kanya. O po mga Inspired, huwag yung sabihin yan sa partner nyo. So pagkat napapansin ko, yung iba, para bang wala ng preno. Grabe kung magsalita sa partner nila, lalo na kapag nag-aaway sila. Lagi niyong tatandaan mga Kinspark, kapag galit tayo, bumababang ang talino natin. Mas naging emosyonal tayo pag galit tayo. Kaya hindi tayo nakapag-isip ng maayos. Pero Kinspark, huwag mong sabihin yan. Yung iba kasi nakikita ko, naririnig ko, sinasabi nila na buti pa si ganyan. Buti pa yung kapatid mo, buti pa yung kapitbahay natin, buti pa yung kaibigan mo. Mas magaling sa'yo, maaasahan, ikaw wala ka. Huwag ganun Kinspark. Eh maraming ganyan eh. Maraming babae na grabe kong magsalita sa partner nila. Tapos kapag iniwan sila at niloko sila at ipinagpalit sila sa iba at sinaktan din sila at nakapagsalita ng masama sa kanila, ay para bang sila yung pinakatama. Huwag ganun Kinspark, nasasaktan din ang mga kalakihan sa mga ganyang salita. Ipakita mo naman sa partner mo na may value siya para sa'yo. Hindi yung ganun yung salita mo na mas magaling pa yung iba kaysa kanya. Bakit? Ang tinitingnan mo lang ba yung kasalukuyan sapagkat wala siyang trabaho? Sapagkat na let's say nabaldado siya, dahilan kung bakit nawawalan ka ng respeto sa kanya, eh paano yung mga ginawa niya dati sa'yo? Paano yung pagkasumikap niya dati? Paano yung pagmamahal na pinakita niya sa'yo? Paano yung mga bagay na hinangaan mo sa kanya noon? Porket ba hindi na masyadong mataas ang value ng partner mo sa kung anumang dahilan, i-disrespect mo na siya? Let's say naputulan siya ng paa, hindi siya makapagtrabaho. Dahilan ba yan para sabihin mo na mas magaling ang iba sa kanya? Bakit nung araw okay naman siya? Okay ka rin sa kanya? Ganun ka pala. Sa umpisa ka lang. Kapag ka okay lang ang lahat, okay ka din. Pero pag sa mga problemang ganyan, yung dinidisrespect mo na yung partner mo o binabastos mo na. Huwag ganyan kahit spark. Palagi niyong ipakit sa partner niyo. Siya ang pinaka-the best para sa inyo. Palakasin yung loob niya at i-advise mo siya. Kung siya man ay nagkakamali, hindi yung gaganyan ninyo siya. Hindi yung sasabihin niyo yun sa inyo. Sasabihin niyo yun sa kanya. Upang ang lalaki ay lumakas ang loob at talaga namang kumilos, hindi mapanghinaan dahil sa mga ganyang salita mo. Isa sa mga bagay o sinasabi ng babae na nakakasakit sa isang lalaki at huwag mong dapat sabihin niya sa kanya Kinspark na mas magaling pa ang iba kumpara sa kanya. At ang pangatlong bagay na hindi dapat sinasabi sa isang lalaki is ang wala kang kwenta. O pumakispark sapagkat isa yan sa pinaka masakit na pwede niyang marinig galing sa'yo na babaeng mahal niya pa naman at pinapahalagahan niya. Huwag kayong ganyan mga Kinspark. Alam ko kasi sa panahon natin ngayon ay nag-iba na ang takbo ng utak at nature ng mga kababaihan. Yung iba naglalakihan ng ulo
at yung iba sobrang taas na ng tingin sa kanilang sarili na para bang pwede nilang i-disrespect ang sino mang lalaki, lalo na ang partner nila, dala ng social conditioning. Kaya pag huwag ganyan, kailangan ano man ang mangyari, matuto kayong respeto sa partner nyo. Pero kung hindi talaga siya respeto sapagkat gumagawa siya ng masama, at halimbawa sinasaktan niya kayo, physical, pwede mo siyang ganun, hindi kita masisisi. Pero kung wala mo siyang ginagawang masama, ay huwag kayong mangbabastos kay Inspired sa partner nyo. At huwag nyo siyang sasabihan ng ganun na wala siyang kwenta sapagkat kay Inspired, maniwala kayo sa akin o hindi. Habang buhay niyang tatandaan yan at tatatakyan sa puso niya, at talaga namang baka yan pang maging mitka ng inyong paghihiwalay. Kung talagang mahal mo ang partner mo, pigilan mo yung bibig mo, kontrolin mo ang emosyon mo at maging logical ka, kahit paminsan-minsan, utak ang gamitin at huwag palaging damdamin. Yes, mga Inspired, isa sa mga bagay na hindi mo dapat sabihin kailanman sa isang lalaki. At pampang-apat na bagay, mga Inspired, na hindi dapat sinasabi sa isang lalaki is na ang pangit ng katawan niya. Opo, mga Inspired, alam nyo, mga Inspired, ang isang mga pinapahalagahan din ng mga kalakihan sa kanilang pagkalalaki ang kanilang katawan. Inspired, huwag nyong mamalitin ang kanyang katawan. Kahit na payat siya o mataba siya o hindi maganda ang kanyang katawan, ay pigilan nyo ang inyong sarili na huwag na mapintasan siya. So pagkat masasaktan yan, isa to sa pinaka talaga namang ayaw na ayaw marinig ng mga kalakihan. Kaya tingnan nyo yung iba, pumupunta pa si Jim, nag-workout. Bakit? Malamang sa malamang na insecure na yun sa iba. Malamang sa malamang ay nakarinig yun ng mga negative na comments mula sa kanyang katawan. Malamang sa malamang, baka nabasted yun ang nililigawan niya dahil sa kanyang katawan, hindi lang sa itsura. Yes, mga Inspired. Kaya masakit para sa pandinig niya na sabihin nyo ang pangit ng katawan niya. Huwag ganun kay Inspired. Sabihin nyo sa magandang paraan. Hindi yung diretsa. Let's say sabihin nyo, mag-workout ka kaya, mag-gym ka, para malayo ka sa sakit. Diba ganun kay Inspired? Isa yun sa mga bagay kay Inspired na huwag mo sasabihin sa isang lalaki na ang pangit ng katawan niya sapagkat isa yun sa pinakamasakit para sa kanya bilang sa kanyang pagkalalaki. At ang panglimang bagay, mga Inspired, na hindi dapat sinasabi sa isang lalaki is ang hina mo naman. Opo, mga Inspired, yung salita na yan, naiingat-ingatan yung huwag niyong bagitin sa lalaki. Kahit sinong lalaki, sapagkat kay Inspired, nakakatapak yan ng kanilang talaga namang ego bilang lalaki. Sapagkat kay Inspired, unang-una mali yan dahil lahat naman ng tao ay may kahinaan. Maaaring may alam ka na hindi niya alam. May kaya kang gawin na hindi niya kayang gawin. Pero marami rin siyang alam at kayang gawin na hindi mo rin kaya. Pantay-pantay tayo sa mundo, kay Inspired. Walang perpekto. Dapat nagtutulungan. May kanya-kanya tayong kakayahan at talento. Kaya huwag mong sabihin ang hina mo naman. Kung kaya ng ibang lalaki at siya hindi niya kaya, tanggapin mo. Sapagkat sigurado ako na meron siya mga bagay na kayang gawin na hindi rin kayang gawin ng ibang lalaki. Ganyan yung kay Inspired. Halimbawa, kaya nang mag-drive ng kotse ng ibang lalaki, siya hindi. Eh kaya naman niya mag-drive ng let's say eroplano dahil piloto siya. Kaya ba ng iba yon? Kay Inspired, walang permanente, walang permanenteng talaga namang talento sa mundo. Lahat tayo nangangailangan ng tulong ng iba. Kay Inspired, isa yun sa mga bagay na huwag mo sasabihin sa partner mo dahil napakasakit niyan. Yung sasabihin mo sa kanya na ang hina mo naman, para bang binabastos mo na rin siya at para bang wala siyang halaga para sa iyo para sabihin mo yan. Sapagkat kay Inspired, akala niya kasi mahal mo siya, pero pag sinabi mo yan, iisipin niyang hindi mo na siya mahal sapagkat katumbas niya ng pagbabastos sa kanya at kawalan ng value mo para sa kanya. Yun ang iisipin niya kahit hindi yun ang totoo para sa iyo. Yun ang mararamdaman niya, na wala na siyang kwenta para sa iyo kapag sinabi mong ang hina mo naman. At ang pang-anim na bagay, mga Inspired, na hindi dapat sinasabi sa isang lalaki is ang anumang klase ng mura o pagmumura. Opo, mga Inspired, yan ang pang-anim na talagang pinakamatindi sa lahat na huwag mo sasabihin sa partner mo, sa lalaking mahal mo o sa lalaking pinapahalagahan mo na ayaw mo rin mawala sa buhay mo, yung mumurahin mo siya o magbabanggit ka o sasabihin mo sa kanya kung anumang uri ng mura, kung anumang mura yan. Alam naman natin bilang mga Pilipino yan kung ano yung mga mura ng mga Pinoy. Iwasan nyo yan kay Inspired. Mapatagalog ang English man yan, huwag mo siyang murahin. Sapagat masakit sa kanya yan. Ang isang mga bagay na pinapahalagahan ng isang lalaki sa kanyang buhay, ang respetuhin siya ng iba. Kapag minura mo siya, talaga namang hindi kanya mapapatawad kay Inspired. At talaga namang mawawala rin unti-unti ang pagmamahal niya sa'yo at ang respeto niya sa'yo. Pati na ang value mo sa mga mata niya. Sapagat low value ang mga babae na bumura. At talaga namang kay Inspired, malilimutan niya lahat
ang masaya ninyong pinagsamahan sapagkat ang pagmumura sa kanya ay ang isa sa pinakamabigat na pwede niyang marinig at maramdaman mula sa kanyang puso galing sa iyo. Yes, makinspired. Sin sa mga bagay na huwag mong sasabihin sa kanya at hindi dapat sabihin sa lalaki ang mga anumang klase ng mura na ipaparinig mo sa kanya, Kinspired. So, makinspired, shout out time na po tayo at maraming salamat, makinspired, sa pagtapos po ng vlog na ito. Please, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po, makinspired, at click na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat, makinspired, pag-iingat po kayong lahat. Mahal ko kayo, at muli, be inspired!